21 days old. So ito, sulog ni siya or lalaki. Jojai TV 21 days old. So ito, sulog ni siya or lalaki. Balik na sa ano. Ito, lalaki din. Sulog. So, ayan natin siyang bumalik doon. Ayan, balik na. Ayaw malis. Sige. Isa pa. Ito, lalaki din. Lalaki din to. May kakilala akong sabungero. Yun yung nagano, yun yung na-identify kung lalaki o babae yung ano. Di ba nililiit nila? So, tatlong lalaki, tapos tatlo din babae. Ito babae to. Di ba, liit? Seram ako. At saka hindi sila mailap. Op. Hindi sila mailap. Ayan. Ito naman babae. Ayan. Babae to. Tatlong babae, tatlong lalaki. Actually, itong si Rama, medyo matagal ko nang ano to eh, alam. Siguro mga 10 years ago, habang estudyante pa ako, nag-aaral pa ako. Alam ko na itong si Rama kasi nga, mahilig ako facts about Malaysia. So, kasi madalas ako pumunta na Malaysia before. So, nag-aano ako na YouTube ng mga about sa Malaysia. So, sa Malaysia kasi meron sila doong Ayam Serama show. So doon ko nakilala yung Serama hanggang sa naging ano nag-pandemic. At sineko ulit yung Serama kasi nga mahilig ko sa chicken. Dumami na ang keepers ngayon eh, at saka mga breeders ng chicken. So sineko yung Serama. Sabi ko, ano kaya ang manok na kaya kong maalagaan na kasha dito sa maliit kong space? Which is yun nga, Serama. Nung na-check ko, may Serama group sa Davao. Hanggang sa nakita ko, marami pa ng klase-klase ng Serama. Tapos bumili ako ng isang pares. Actually, ito matanda na to, itong nanay niya. Ito. Ito yung parents niya. Medyo matanda na yan. 2 years old pero so lucky kasi nung binili ko siya after 5 days ng itlog. Pagkatapos, hindi ko maintindihan na habang napisa yung pinaka-last na itlog niya, napisa, nangitlog ulit siya. So, pero hindi na nasundan. Ang ginawa ko, pinaliguan ko yung Serama ko. After ko napaliguan, binalik ko. Kinamukaso ng itlog. Ngayon, 5 na ang itlog niya. So, nakakatuwa. Ito yung pinakamaliit sa kanila, babae. Oh! Ah! Ayan. Yan, minsan, pag umaga, pinapainitan ko sila tulad nito, itong sa video na to, yan. Tapos, pinapakain ko sila para ma-enjoy nila ang init ng araw. Dati kasi, nung bago pa itong mga 1 day old hanggang 2 weeks, pinapailawan ko to kahit tanghali. Pero ngayon, hindi na kailangan ng init ng ilaw para mabuhay sila. Pero paggabi, pinapailawan ko pa, mahirap na, baka mag-hypo, ano? Hypothermia. Nakakatuwa sila guys. Actually this is for sale, so mga 1 month pwede na natin siyang i-dispose. At ang bentahan dito is 1,500 ang isa. Medyo yun na yung pinakamura. Pero meron pa mga Serama na maabot sa 4,000, 6,000, 7,000, 10,000. Sa Malaysia nga nagbebenta pa sila ng 38,000 ringgit 1 Serama.
mga show line to. Ang Serama naman maraming klaseng line. Tulad nito, ang sa akin, pet quality lang po ito. Pet quality. Pag pet quality yung medyo mga old cut na hindi masyadong liad, meron namang mga tinatawag na drop head or merong breeder's quality. Yung mga breeder's quality, minsan mga drop head na yon na ang gaganda ng mga forma pero hindi na train yung mga breeder's quality. May iba naman na tawag doon yung show quality. Yung show quality yun naman, mga drop head, minsan may mga slim, sobrang liit, perfect ang balahibo. Pagkatapos na train sila sa table, nagsho-show sila doon sa table. Pag pinakawalan mo doon sa table, talagang magpe-perform sila. Yun yung mga show quality. Sa akin, pet quality lang ito. So, pero nakakatuwa pa rin. Ayan, so, sa mga may balak mag-alaga ng Serama, ito nakakatuwa kasi yung sa akin, after nga magpisa, 5 days ng itlog na kaagad. So, napakabilis magparami. At saka, besides, sa 8 sa 7 itlog niya, 8 ang 6 ang nabuo. So, hindi ako lugi. Actually, ang dalawa pinaliman ko, ang isa na bugok, ang isa na pisa, yung 5 na pina-incubate ko, talagang lahat na pisa. Ito yun, guys, kinuha. Ito yun, nung kinuha ko, nung diniliver sa akin yung 5. Mura lang rin magpapa-incubate. Bale, 5 pesos per egg. Pagkatapos, pag mapisa yun, every pisa, 12 pesos naman per head. Meron din naman nga diretso, mapisa o hindi, dapat 12 pesos each. So, mayroon, depende sa mga ano nyo, mapaglagyan ng kuwan, ng tag dito, mapa-incubate. So, pakita ko sa inyo yung ano ko, yung lalaki. Ito, perfect na ano to, perfect na pang tawag dito, rooster, yung pang breed kasi sobrang ano, anibog. Anibog ito, old cut lang tawag nito, medyo malapad yung dibdib. Meron po mga Serama na slim type, mas mga mas mahal po yon. Ito medyo mura lang po ito, nasa 2000 lang to, 2500 each, pero diba ang gwapo pa rin. Kaya kahit matanda na to, 2 years old yung nabili ko, talagang nagpe-perform pa rin. Galing. So, ayun. Ito ang pinagkaabalahan ko. Ito naman ang hen. Ayan. Ang galing nito, ang galing na mama nito kasi ang galing niya maglimlim, halos 100% accuracy. Nahihan ko lang siya. Minsan, nandiyan na siya sa labas. Umiikot-ikot. Pero binabantayan ko. Mahirap na. Baka manakaw. So, ayun. Nagsimula lang rin ako mag-Serama nung pandemic. Actually, nung mga January lang. Kasi medyo na-board ako. Ilang beses ako na-quarantine. Eh, dahil sa, ano ba, magkasakit ka, inuubo ka, sumisipon. Tagang automatic quarantine yung self-quarantine. So, kaya nagkaroon ako ng habits na ganito. Pero matagal na po talaga ako. Matagal na akong mahilig sa mga hayop. Marami ko na kami pusa dito eh. Dati mga cats kami, kaso medyo vulnerable ako sa ano eh. Sa asma pag pusa. Huh? Ang ganda. So, ayun na mga guys. Ipapakita ko sa inyo yung paano siya ng itlog? Ito, anong itlog na ito? Next week. Yan, nanging itlog na siya. Actually, may dalawa na siyang itlog dyan. So, ito yung mga anak niya. 2 weeks old na po ito. Sobrang liit nito. Sobrang maliit. So, yun lang muna para sa ngayon, guys. Huwag nyong kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang bell button para po maging updated kayo sa aking channel. At
wait. Actually, marami kang yung pusa eh. Baka mamaya, biglang... Biglang dakmain yung ano ko, yung mga chicken. Ayun, so huwag kalimutan mag-like, subscribe, at saka i-click ang bell button para may updated kayo sa aking channel. At mag-a-update po ako time to time. Maraming salamat and hanggang sa muli. Jojai TV.